Hello mga kalab! Welcome back to another vlog. It's me, Jong Bansa. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Ayan, Jong Bansa. At yun mga kalab, panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong bukas. At sinasabi ko palagi mga kalab, may himala. Basta ang gawin lang natin mga kalab para maabot ang ating mga pangarap. Kasi maraming nagsasabi na walang himala, may himala po mga kalab. Dasal at gawa, push mo yan, magkakatotoo yung wish mo at himala na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya minsan, i-push lang natin mga kalab at isang malaking sipa at tadyak para kumilos tayo at gumalaw-galaw tayo para magawa natin kung ano yung gusto natin sa buhay natin. May himala. Gawin mo lang, kumilos at gumawa ng mabuti sa kapwa. Yun lang yun mga kalab. So ngayon mga kalab, ang pag-uusapan ko natin ay tungkol sa Fabunan antiviral injection na. Yun na nga mga kalab, tama talaga yung advice ni Mario Marcos na hindi niya sasabihin kung kailan talaga mailabas or maipalabas sa market yung Fabunan antiviral injection. At least, nailabas po sa international media news. At yun nga, sinabi nga ni Mario Marcos din at sa napanood ko po ngayon na may talagang inano siya, parang pinagsabihan niya, hindi niya pinagsabihan pero may gusto siyang ibago doon sa mga detalye na pinalabas sa international media or news para gusto niyang buuin yung mga bagay na dapat i-fix muna bago ipalabas at hintayin niyo po dahil po lalabas rin po sa Fox kasi nga yung nag-live po siya at sinabi niya po na kasi may isa pong nag-comment na ganun. Yun na nga mga kalab, yung advice ni Mario Marcos na sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa ating gobyerno kung ano yung gusto nila kasi nga MECQ ngayon sa Pinas. So kung wala naman tayong gagawin sa labas, huwag na po tayong lumabas. Mag-stay na lang po tayo sa bahay hanggat hindi pa po na-aprobahan yung Fabunan antiviral injection. Maghintay-hintay po tayo kasi nga sinasabi rin naman ni Mario Marcos na baka sa bago mag-November kasi nga sa ating Tatay Digong yung gamot na ini-expect nila by December. Hopefully daw at maging normal na, hindi na maging okay na po ang lahat. Pero hopefully mauuna po yung Fabunan na lalabas sa market at yun sinasabi nga po ni Mario Marcos na maghintay-hintay tayo kasi maipapalabas po sa Fox at may isa pong ambassador na nagsabi na ganun ang dami niyang niga pero sinasabi ni Mario Marcos na hindi nyo pa ako talaga na huwag kayong mag-judge ng tao kung hindi nyo naman masyadong kilala. Huwag kayong nakikinig sa mga taong walang magawa kundi magbato ng mga pangit na balita tungkol sa Fabunan antiviral injection. Proven na po yun. Doon nga po sa Sambales, kaya nga po naspasirado sila kasi nga nung pumutok na yung COVID-19, doon na po nag-uumpisa ang pag-iimbestiga nila, which is matagal na po silang naggagamot. Yung sinasabi nga ni Mario Marcos na yun nga yung Fabunan clinic na isang daan, 400 nga patients sa isang araw at mahigit pa doon, ang sa kanila nagpapaturo, which is talagang hindi lang virus na COVID-19 ang napapagumagamot. Kumbaga, iba-ibang klaseng sakit, katulad ng Ebola, katulad ng HIV, katulad yun na nga rin mga kalab, 1% lang po mga kalab at lilipad na at magsha-shine na yung Fabunan antiviral injection at 1% na lang yung hinihintay nila para ilabas sa market. So ito po yung sabi ni Mario Marcos sa kanyang live today. So FAI will shine na at 1% na lang isang bansa susubok. So yung isang bansa susubukan yung antiviral injection or FAI at mag-aano sila ng patient ng 1,500 hanggang 2,500 patient
yun yung magta-try, itatrial muna nila yung gamot kung talagang okay talaga, kung 95% or depende po sa percent nila kung sa dami ng gagaling. So wala na, italagang i-approve nila at sila na daw bahala itong bansang ito. Hindi sinabi yun na nga mga kalab, hindi sinabi ni Mario Marcos kasi nga kailangan safer lang siya, kailangan hindi niya pangunahan yung ano kasi nga nakapaka private po ng mga bagay na ito. So kailangan ma-surprise tayo, parang magulat tayo sa balitang ito. So yung isang bansa, siya na rin po yung magpo-provide ng dexamethasone. At kaya nga mga kalab, sinabi ni Mario Marcos, hindi niya sinabi or binanggit man lang yung pangalan ng bansa kasi tatlong bansa po yun. So yung isang bansa, magti-taste na po sila ng patient na within 1,500 to 2,500 na patient na talagang i-approve nila na talagang nakakagaling po yung Fabunan antiviral injection, which is sila na rin po yung magpo-provide ng dexamethasone at prokin na sangkap nung gamot na Fabunan antiviral injection. So talagang pumapasok na po yung blessing at talagang thankful kasi they deserve that. Kasi nga para sa akin, deserve nila yun para makilala kasi hindi nila gusto na para sumikat. Gusto nilang tumulong lalong-lalo na sa mga mahihirap na talagang hindi na nga mga kalab. So napaka good news ito at napaka excitement ang nangyayari sa Fabunan antiviral injection at nabanggit na nga rin po ni Mario Marcos about sa building na ipapatayo para sa FEI or Fabunan Hospital na talagang kasado na po. Hopefully soon construction na to kasi nga yung China po, yung construction na company ang gagawa po noon. So talagang alam ni Mario Marcos about that situation na talagang matibay yung company or talagang kilala na po yung company na yun na magtatrabaho sa Fabunan Hospital na yun. At yun nga, yung big boss at nakapag-usap na po sila at nakalatag na lahat ng planado na po. At yun nga sinasabi ni Mario Marcos na kung talagang marami pong Pilipino or hindi naman sa sinasabing marami pero syempre mabiyayaan. So, yun na nga mga kalab, gumawa talaga ng paraan ang Panginoon para talagang ginawa niya ng paraan para makilala po ang Fabunan antiviral injection dahil nga po sa Pilipinas nga kulilat talaga. Ay naku, nababalyo talaga ako. Hindi ko alam, hindi ko maisip-isip. Lagi ko itong sinasabi sa vlog ko mga kalab na sino bang magtutulungan, di ba? Kundi tayong kapwa Pilipino lang. Sino bang bakit hindi magpupugres? Ito yung tandaan natin mga kalab, mga ka-OFW. Hindi po yung magpuprogress ang isang bansa kung wala pong unity. Kung wala po, kung hindi mo po tinatangkilik ang sariling atin. Yun nga, mga mahilig tayo eh. Yun tayo eh. Shout out sa mga mahilig sa ano. Hindi ko naman kayo inaano, ginajudge. Kaso, yun talaga nagre-replique eh. Pag made in America, made in Europe. Yun na nga mga kalab, ang sinasabi ko. Pag made in ano, parang talagang sa ibang bansa na made, talagang ano tayo eh. Talagang yun na yung ano natin eh. Kumbaga, culture na yata natin yun eh. Kaya pati nga sa DOH, saka FD, parang yun na rin, naging culture na rin yata nila yung gustong kumuha ng ano, mga gamot na international. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari. Bakit hindi man lang bigyan ng pansin tapos ang masisira na naman, shout out sa inyo ha, ang masisira na naman ating Pangulo dahil sa ano, nagre-replique kasi yan eh. Yun yung sinasabi, lagi kong iniulit na yun yung sinasabi ng karamihan na kung ano yung puno mabait, pero yung mga sanga-sanga niya eh gumagawa ng kabulustugan, eh ganun talaga ang mangyayari. Magre-replique yan sa ating Pangulo. Kaya shout out, please shout out sa inyo, gumawa na kayo ng tama. Ang dami-dami nating mga inventor, mga doktor, mga scientist. Nasa ibang bansa,
Tapos ngayon, mga workers natin, mga health workers natin, tapos sinasabi natin na kulang, ganun-ganun. Inasaan ba sila? Di ba? Gusto rin nilang mabuhay ng maginhawa. Di ba? Napakahirap tanggapin. Tapos yung iba dyan, yung mga na-involve pa ng politics, which is epidemia na po, epidemic, may COVID na po, isasabay nyo pa talaga yung mga gusto nyo hadhikain sa buhay na baka sarili talaga kayo. Yung mga ganun, yung mga bagay na ganun na dapat hindi na muna, isang tabi muna, mag-humanity na, mag-muna tayo. Kumbaga, magtulong-tulungan muna tayo. Yun yung mahirap eh, yung ibato mo lahat sa gobyerno, yung mga bagay na alam mo namang sino bang si Lini yung ipa-ano nyo, iloklok nyo. Ano magagawa ni Lini? Kaya nga nalulungkot pag iisip kayo, bakit tayo nangunguna sa Asia na COVID-19, kasunod natin ang Indonesia. Ano na tayo ngayon? 119,000 mahigit. So, bakit? Dahil kasi atin lang din naman eh, tayo mga Pilipino, hindi ko nilalahat, pero yan, rally pa more, COVID-19 bukas, di ba? Ano bang magagawa ninyo kung naisa batas na yung mga bagay na yan? Kahit pa lumuha ka ng dugo dyan kung law is law, yun nga talaga, di ba? Kaya nga nagigigil ako, bakit may mangyayari ba sa inyo kung magra-rally kayo? Ano bang pinaglalaban ninyo? Every president na lang, rally kayo ng rally. Sino yung pilok-lok ninyo? Ay naku, naluloka ako. Kaya nga, sabi nga ni Mario Marcos na wala po siya sa bansang Pilipinas para siyempre hintayin niya. 1% na lang po. 1% na lang po ang hinihintay niya para maaprubahan na at mailabas na sa market. Labas na rin po sa Fox. So, ako, nagtitiwala ako sa Fabunan antiviral injection kasi nga, ang tagal-tagal na po nila. Anong gagawin mo? Doon ka sa hindi taon man lang natin na isang taon. Napakaliit po ng nila para gumawa ng isang, kasi alam naman natin yung vaccine, kinugoogle po yan kasi nga alam natin yung mga side effect niyan. Hindi kaagad yan na talagang hayan na kaagad side effect. Siyempre matagal yung effect niyan, kung ng gamot na yun. Hindi ko naman inaano yung mga pero doon na po tayo sa 35 years na talagang marami na pong subok na po. Kaya nga yung mga doctors Indonesian, yung sa Ministry of Health ng Indonesia, talagang napawaw sila sa gamot na iyon. So thank you so much sa lahat ng nagmamahal sa Pabunan. Shout out sa inyong lahat. And for today, mga kalab, maghintay-hintay na lang po tayo kasi magla-live naman si Mario Marcos at niya kung kailan talaga, kasi 1% na lang po ang mabubuo na po yung pangarap natin, hindi lang natin sa yung be proud for being a Filipino made from Indonesia, pero pusong Pinoy po ang gumawa ng gamot na iyon. So yun, hintayin na lang po natin kasi hindi naman po bansang Pilipinas yung nag-aasal atin nga, di ba? Ang tagal-tagal sa bansang Indonesia, talagang doon step by step at progress po talaga, at may pag-asa po talagang ma-approve na, talagang 1% na lang ma-approve na ang Fabunan antiviral injection na hinihintay nating mga Pilipino, at lalong-lalo na yung mga mahihirap, napaka ng COVID-19 sa Pilipinas, at tayo po ay nangunguna sa Southeast Asia, at it was too sudden. Pero sinasabi naman, siguro si Doki, sinabi rin naman ng ating ng ating boss na Roque na tayo nangunguna sa testing. So, tayo sa Asia. So, hopefully, sana yun nga talaga. At ipagdasal na lang po natin, stay at home parati. Kasi yun yung purong advice ni Mario Marcos na hanggat hindi pa lumabas sa market, so hintay-hintay tayo. Kung wala naman tayong gagawin sa labas, so stay lang tayo sa loob ng bahay natin. Huwag na matigas ang ulo kasi mas lalo pong dadami yung virus pag tayo po ay gala ng gala. So, talagang maganda yung inaano nila na pinaintig nila yung kung saan ba talaga kayo pupunta, kung ano lang ba yung ilalabas niyo, kung bakit ba kayo lumabas. So, which is good para ma-minimize or ma-prevent natin yung pagdami pa ng virus sa Pinas. So, yun lang mga kalab. Be hope, be love, be kind to others. Spread love mga kalab. Bago ang lahat mga kalab, sa mga ka-OFW ko din,
dito, nakapa ko ka-OFW. Mga ka-OFW dyan, isubscribe na yan. Ayan, pindutin na yan. Pindutin na yan ang Jong Blansa. So, thank you sa suporta. Thank you. At talagang taos-puso po ako nagpapasalamat. Subscribe na yan. Mga ka-OFW, mga ka-love, dapat love, love, love.